Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF. Kung may problema ka, sinong yung takbuhan? Kapag may problema ako, karaniwan pumupunta ako sa friends ko. Pag nalulungkot ako, tinatakbuhan ko ang aking pamilya. Siyempre, sila yung mas nakakaalam kung ano yung mas nababagay na solusyon para masolve ang ating problema. Sa panahon ng aking kalungkutan, tinatakbuhan ko ang ating Panginoon Diyos. Siyempre, yung mga tinatakbuhan ko, yung friends ko kasi, sila yung unang-una nakakatulong sa akin. Sa Camarines Norte, may bagong kakampi ang mga bata. Sino sila? Meron kaya silang superpowers? Malalaman natin yan sa ulatihana mula sa Camarines Norte Bureau. Alam niyo bang mahigit 24 na milyong bata sa ating bansa ang naghahanap buhay na? At hindi lang yon. Marami sa kanila ay nagtatrabaho sa mga mapanganib na lugar tulad ng sugarcane plantation, paggawaan ng mga paputok, mga minahan at sa dagat para mag-deep sea fishing. Marami rin ang biktima ng sexual exploitation at mayroong ding mga napupunta sa iba't ibang bahay upang maging katulong. Ayon sa International Labor Organization, isa ang lalawigan namin, ang Camarines Norte, sa 8 probinsyang may mataas na insidente ng mga nabibiktima ng mapansamantalang uri ng paggawa. At base sa isang survey na ginawa rito noong 2003, mahigit 1,000 ang nasa tinatawag na worst forms of child labor. Ilan sa mga bata ito yung mga bata na involved sa mining activities. Merong mga bata na involved sa fishing, child domestic works o yung mga kasambahay, prostitution, nagtatrabaho sa construction. Merong mga bata na involved sa vending and selling. We are willing to sabihin natin support or complement whatever resources they have. Bilang tugon sa lumalalang sitwasyon ng mga kabataan sa aming lalawigan, inilunsad ang Tanggol Bata Camarines Norte Media Advocacy Group. Ito ay isang samahang kinabibilangan ng mga mamamahayag ng Camarines Norte mula sa radyo, telebisyon at pahayagan. Yung sa pagkakabuo ng Camarines Norte Media Advocacy Group, ang ini-expect namin makatulong yung media sa pagpapalaganap ng kalaman tungkol dun sa masamang epekto ng maagang paggawa sa mga kabataan. Ganon din mailunsa din natin at mai-promote yung children's rights. Kabila ang Kabataan News Network sa grupong ito, kaya't inanyayahan kaming makilahok sa isang programa sa radyo na tumalakay sa isyo ng child labor. Magiging katulong natin sila sa pag-disseminate ng mga balita tungkol sa kabataan. At sila rin yung i-air din nila yung mga panawagan. Nagpaplano kami mag-conduct ng regular meetings at yung link broadcast ng mga stations. At bukod sa mga taga-media, tumutulong rin sa proyekto ang mga local government units at non-government organizations. Ang pagpapalaganap ng impormasyon ay isa lamang sa mga akbang na maaari nating gawin para matigil ang anumang anyo ng pangabuso sa mga kabataan. Ito'y magandang simula para mabawasan o di kaya'y tuluyang mapuksa ang child labor.